Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano, muli na naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay paalala. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayong isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, ay magbigay muna po tayo ng panalangin sa ating Diyos Amang nasa langit. Ipilit natin po ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat sa biyaya at gabay na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama, sa biyaya at gabay na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin sa aming sarili, tungkulin namin para sa aming pamilya. Papasukin niyo po sa amin, Diyos Ama, ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maitindihan po ang iyong mga salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, amin. Guys, magandang araw na naman po ng Linggo. Ang ating pong topic sa araw na ito ay paalala. Ano ba ito? Sa Biblia, meron tayong isang talata. Bago po basahin ang talata, ay tayo po ay magkinig. Ating pong pakinggan mabuti ang aking babasahin mula sa Biblia upang sa ganun po ay lubos nating maunawaan at maitindihan. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa Kawikaan chapter 15 verse 29 to 33. Verse 29. Pinakinggan ng Diyos ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. 30. Ang masayang ngiti sa iba ay ang mabuting balita ay may dulot na ligaya. 31. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. 32. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa saway. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nadaragdagan ng kaalaman. 33. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman. At ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. Amen, guys. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, ang mga tumatawag o nanalangin na matuwid ang hangarin ay pinakikinggan po ng ating Diyos Amang nasa langit. Ngunit ang mga taong nanalangin na masama. Masama naman ang kahirnan ng kanyang panalangin ay hindi po dinirinig ng ating Diyos Amang nasa langit. Ano po ba ang magandang balita? Ang magandang balita po ay ang mga payo, utusan po ng ating Diyos Amang nasa langit at ang aral ng ating Panginoong Jesus.
Kaya po yung mga nakikinig, sumusunod sa paalala ng ating Diyos Amang nasa langit at sa mga paalala ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nagdudulot daw po ng kaalaman. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. At ang mga taong nagpapakumbaba ay itinataas po, binibigyan po ng karangalan ng ating Diyos Amang nasa langit. Ito po yung mga taong nagpapakumbaba. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sana po ay lubos niyo pong naunawaan at naitindihan ang ating pong nabasa. Kaya po sana ay huwag po tayo magsawa magkinig every Sunday na aking pong binabahagi ng salita ng Diyos na buhay upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at control dito po sa sanlibutan. Tatapos na po yung ating topic. Magbigay po ulit tayo ng panalangin para sa ating Diyos Amang nasa langit. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambay ng ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat. Napagpakinig naman po kami ng inyong salita ng buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan, kaluluwa at espiritual. Diyos Ama, patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Patawad po Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Guys, maraming po salamat sa walang sawa niyo pong pakikinig na aking pong binabahagi na salita ng Diyos na buhay tuwing Linggo. Maraming po salamat. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. Bye-bye. God bless to all.